Ang pagkuha ng simila ng kalabaw ay hindi biro. Kaya nga ngayong araw, sasubukan ito ni Kasendo. Kaya-kaya niya? Tapos ito pong kanan, ito pong nandito. Tapos ito pong nasa huli para hindi po matapakan po ng paa. Okay, buntot. Tara. Napap! Tapos ganyan po. Tututok nyo lang po siyang ganun. Para siya na po magtatrust na ganun. Yeah. Opo, doon nyo po kakatahin. Tutok lang, ha? Opo. Ganun. Ito na sa baba. Opo. Tapos tutok nyo lang po dito. Tapos hanggang sa dito na po siya, siya na po bahala magtatrust na ganun. Up. Up. Okay po. Tignan nyo po. Up. Yung paa po. Up. Ano po. Katahin nyo po yung... Yan po. Yan. Yun. Tingnan po natin kung meron. Yun. Ayun. Meron. Ilan lang maano nito? Yan, may sukat po siya. 2.5 po. 2.5? ML po. Itong nakolekta natin, dadalhin natin sa laboratory at kasama natin si Emmy at si Emma. Ano ba ang tamang pagproseso sa simila ng kalabaw? Ngayong araw, kasama din natin si Dr. Venturina para ipaliwanag at ipakita ang mga hakbang sa pagproses ng simila ng kalabaw bago ilagay sa artificial insemination. Kasama po natin ngayon si Ms. Emma Venturina. Siya po ang OIC dito sa PCC National Bull Farm. Ay, ma'am, good morning. Ano ang ginagawa natin dito sa National Bull Farm? Dito sa National Bull Farm, nandito yung mga piniling mga bulls para kolektahan ng similya. Pero ang isang main activity natin dito ay mag-process ng frozen semen na ito yung ginagamit ng mga AI technician sa buong Pilipinas. So, sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, ang PCC, Munoz ito ah, tayo ang nagsusupply sa buong Pilipinas. At itong mga bulugan na to, meron tayong naka-assign para sa Luzon, Visayas, saka Mindanao. So hindi yung ginagamit ng Mindanao, hindi natin ngayon ginagamit for Luzon. So merong bull assignment. Bakit magkaiba yung bull natin sa Mindanao sa Luzon? Ito ay para maiwasan yung inbreeding. Inbreeding, okay. So at saka meron tayo sa institutional herd and for upgrading ng ating mga kalabaw. Okay. Mga ating mga native na kalabaw. Bali, dalawang semen processing laboratory. Isa yung nasa UPLB yung isa. So, kaya lang, dito sa atin, ito yung meron tayo ngayong about 50 bulls na kinukolektahan ng similya. So, sa UP, kasama namin sila kasi baka hindi natin kayang supplyan yung mga technician kasi buong Pilipinas yung gagamit. Yes po. So, ngayon ma'am, sa traditional kasi, pag traditional na manganganak or kukuha tayo ng kalakihan, medyo mababa yung nakukuha nating mga anak. So, dito sa AI, parang mas alam na natin kung gano'ng kadami at gano'ng kaganda yung lahi na mapoproduce natin. Pili yung yung bulungan na ginamit natin. So, yung mga may-ari ng kalabaw, aware naman na pag-AI talaga. Sure ball. Napakaganda ng lalabas na anak ng kalabaw. At saka, pagka babae yun, sigurado yun. Pag pinalaki, mataas magbigay ng gatas. After collection ng semen, i-receive dito yung semen. Lalagay kung sino yung bull na kinolektahan. Mm-hmm. Pang ilang ejaculate, so yung sample na yan. Si Lakas, may second ejaculate siya. Ang volume niya ay 2 ml. Kukuha rin ng pH. So, ang pH ay about 6.8, we will i-re-record lahat ng data na kukuhanin. Bakit naman pagka yung nakuha nating semen ay mababa yung pH,
ano yung nagiging ano niya? Pagka acidic, pag pinroses natin, pinrease, tapos bumagsak yung semen, titingnan naman natin. So, ititrace natin pabalik, pwedeng ang dahilan masyadong mababa o mataas ang pH niya. Mm. Doon sa average na about 6.4 to 6.8 na pH. Okay. So pagdating dito naman, i-evaluate na natin. Ito po ay water bath. Water bath. Ang temperature nito about 30 degrees Celsius. So pagka kinolekta mo kayo kasi ang semen, ang temperature niyan about 35 to 36 degrees Celsius. Tapos ibababa na natin unti-unti kasi i-freeze natin yan eh. Sa liquid nitrogen na ang temperature about negative 196. Oh. So dahan-dahan binababa na ang temperature. So from there, so 30 degrees Celsius. Dito na namin ilalagay muna ang semen. Kukuha na ng sample for sperm concentration. Ang average concentration is about 800 million to 1.2 billion per ml. So 800 million million to 1.2 billion per ml. Na sperm yun. Na sperm. Oo, na sperm. Sperm na. Pagka lower than that, ang pinoprocess lang namin, yung hanggang 500 million. Mm-hmm. Lower than 500 million, i-discard na namin. Hindi na siya kasal. O, kahit na napakaganda pa ng quality pagdating sa motility evaluation. Okay. So, kasabay nun kasi, evaluation na ng semen. Ito naman. Ito ngayon yung sample for ano to para sa subukan yan. Ah, sige, mamaya ikaw naman yung kumuha ng sample. Syringe po ba yan? Pipetor. So, meron lang volume ng semen na kailangan. Dinilute na namin siya with saline solution eh. Ah, okay. So, pag kasi masyadong makapal, hindi i-evaluate nung ating CASA, yung computer-assisted semen analyzer kasi yan. So, dati kasi subjective ang evaluation, tatsahan system. Ngayon, so, ito, gumagalaw sila, oh. Mm. So, dito sa, sa CASA, i-evaluate niyan ilan yung progressive ang movement, yung progressive motility, yung circular, tinitingnan din. So, ang standard namin pagka sa CASA, about 70% din. Bakit may iba-ibang kulay? So, pagka red, dead sperm. Okay. So, ito may mga yung mga green, yung dark green, yan yung talagang nag-progressive forward. Mm-hmm. So, yan yung kukuhanin natin, ilan yung nag-move progressive forward. Pag ang progressive motility is about 70%, yun, ipoprocess natin yung semen, ipifreeze natin. Oh, okay. So, ito ngayon, 80%. 80%? Oo. Yan. So, ano yung susunod na step po dito? After nito ngayon, after evaluation, idadilute na natin with extender. So, after ma-evaluate yung semen, pumasa siya sa ating evaluation ng motility and sperm concentration, idadilute siya with extender. Ang gamit natin extender, Tris extender eh. Ano yun, ma'am? Marami kasing klase ng extender. Merong lactose extender, mga commercial available extender. Ito ngayon, tayong nag-prepare. So, Tris extender to. Tris. So, T-R-I-S. Okay. Nakita natin na ito yung pinakamaganda sa kalabaw, sa buffalo. So, itong Tris extender. Pagka so, ako ay, pwede ba ako maka-avail yan sa market, yung Tris, o hindi? Pwede naman, kaya lang, titimplahin natin yun eh. Tinitimpla. Okay po. So, kami yung nagtitimpla ng ating extender. Merong commercially available na timplado na. Okay naman yun. So ito eh, timpla nyo, sabihin. Kabisado nyo na kung para saan. Karamihan kasi sa commercial, pang baka. Sa kalabaw, wala. Bihirapan. So tayo nagtimpla. So ayun. Dinilute siya with extender ngayon. Ito na siya, kaya kulay orange na siya. Mm. Yung extender natin may egg yolk eh. Kaya siya ganyan. Opo, kaya nag-orange. Mm-hmm. Tapos ma'am,
After niyan, ano na yung gagawin natin? Ipapalamig na to kasi. Ah, yan so, yung ilalagay natin dun sa mga AI? Tama ba? Hindi pa? Hindi pa. Mahaba yung process. Hanggang sa freezing. Oo, hanggang sa freezing nga. So from here, 36 kanina, at 30, ilalagay uli namin at 20 degrees Celsius. Tapos at 5 degrees Celsius. So, dahan-dahan yung pagbaba ng temperature para hindi magkaroon ng shock. Oo, saka magkamatay yung mga sperm. Oo, very sensitive sila sa fluctuation ng temperature. Alam nyo ba na may oras sa sumasailalim pa sa exercise ang mga lalaking kalabaw? Masusing pag-aalaga sa kalusugan ang binibigay sa mga ito. Bahagi ito ng Genetic Improvement Program ng Philippine Carabao Center na 8 years in the making. Ang prosesong ito ay para masiguro na dekalidad ang mga semilyang gagamitin sa artificial insemination sa mga kalabaw. Para sa PCC, ang artificial insemination ang paraan para sa ikabubuti ng ating industriya ng kalabaw. Agree ako dyan!